At so, ayun no, what's up mga kupal, nagbabalik na naman tayo, panibagong araw, panibagong vlog na naman ang gagawin natin. Heto na naman, hindi mapakali, iniisip ka tuwing gabi. I'm Lawrence Yordaya at welcome to my channel. At ayun no, imbis na dito ako umupo sa upuan ng ang gara-gara ng upuan, dito ako umupo sa pinaka-cute na upuan namin. Kasi nga, pag dito ako umupo guys, tingnan nyo. Pag dito ako umupo, gaganyan ako. Really nigga? Pero pag dito, ang gara-gara ng upuan natin, yan ako, nakapwestong-pwestong talaga, diba? Ayan, eto, walang silbi. Itong bangko na to, walang silbi. Hi all! This is me. Gago! At ayun, may konting isi-share lang ako sa inyo. Konting-konting isi-share lang sa inyo kasi nga, may trahedyang nangyari dito sa labas. Kaya ako, nagbablog ngayon kasi ilang araw na rin ako hindi nakapag-upload ng mga videos. At ayun, ang nangyari dito sa labas ay baril na baril. May nabaril na lalaki. Dalawang tama sa ulo at sa dibdib. At ayun, andun pala, nakahiga nung time na yun na nangyari kasi yun, mga 10 AM ng morning, ang aga-aga pa, barila na, grabe yung Dabaw. Kala ko ba strict to dito, bakit may ganyan na Duterte, kung nakikita mo man to, sana naman itokhang mo na yung mga ano na yan, sana naman ikulong mo na yung mga ano na yan, ano, mga mamamatay tao dyan, hulihin nyo na yan sila, wala yung mga silbis mundo eh. At ayun, sisimulan natin. 10 AM ng morning. Ha? Nakahiga ako. At nakatingin ako ng mga videos na vlog sa YouTube. Tapos bigla na lang may putok ng baril ang narinig ko. Dalawang putok ng baril ang narinig ko. Ang akala ko kasi, yung dalawang putok ng baril, akala ko kasi, yung scene sa bubong nilalagay, yung para sa bubong, nilalagay sa bubong. Yun. Kasi akala ko may bumato sa amin dito. Kasi parang yung tunog niya, para yung scene na tunog, yung parang ibato mo yung example, kumuha ka ng bato, tapos ibato mo sa scene, sa bubong, di ba, tutunog yun. Yun yung tunog guys, dalawang tunog ang narinig ko. Kasi dyan sa labas, paglabas mo, may scene dyan, nilagay ko. Tapos, ayun nga, kinabahan ako kasi baka may nagalit sa amin o baka may nakatawag sa amin. Kasi yung bahay kasi, lock talaga eh. Hindi mo maririnig kung may tawa sa labas, kung meron bang meron bang importanteng sasabihin dito, kanyan. Ayun, paglabas ko, imbis na tignan ko yung scene na kung saan binato, yung akala ko lang, nasa isip ko lang yun, yung binato. Imbis na doon ako tumingin, doon ako mag-focus, may nakita ko mga tao papunta din sa computer. Lapit-lapit lang, yan lang, sa computer. Tapos biglang, parang hindi napigilan yung pagka-tismoso ko. Bobo! Liwanag, ikaw, Bobo! Tapos may tattoo na lalaking matatuo na dumating. Pagkatapos, binaliktad nga. Ayun, klarong-klarong. Pagkita ko sa bala na natamaan sa ulo at dito sa dibdib, siyempre kinabahan na ako. Parang nanginginig ako na. Parang ayoko na tignan. Kaya pumasok ko sa bahay. At yun, hindi ako nakapag-vlog kanina. Sana naman makita nyo yung namatay, nakita nyo yung nabaril. Sana naman nakita nyo. Na sobrang nervyos ko, sobrang nandidiri ako tingnan. Hindi na ako nakapag-vlog. Kaya, ayun, tsaka pa ako nag-vlog nang wala na, no. Tsaka lang ako nag-vlog. At ayun, no, dahil sa sobrang kaba ko, pumasok ko sa bahay. Tapos iniisip ko, pupunta kaya ako kanan, di para ipaalam to. Para malaman din nila kung anong nangyari dito. At syempre, kinakabahan kami guys, baka kami yung susunod eh. Pero di naman iniisip yun, nagpa-pray naman kami. At ano, dati kasi pag lumalabas kami ng bahay, open lang yung gate at saka yung pintuan, open lang yung pintuan namin. At ayun, yun na nga, yung may gago! Sorry guys, dahil nga sa nangyari ngayon ay lagi kaming nakalock yung gate namin, lagi yung nakalock. Pero pag wala yan, hindi yan malalock yung gate namin pag pumasok man kami o pupasok man kami. Tsaka kanina, mas kinabahan ako kanina guys, kasi same kami ng motor na ginamit niya at motor niya at motor ko, same kami ng motor. Siyempre iba yung nasa isip ko, baka nasa isip ko nun, ang nasa isip ko lang, baka ako yung gustong barilin ng tao na yun.
Kasi baka ay inisip nila yan yung motor ko yun, baka yan yung lalaking maporma. Ayoko pang mamatay, sa totoo lang marami pa akong mission dito sa mundo. Kaya ayun, syempre mas kinabahan pa ako dun sa iniisip ko, parang dagdag to sa problemang puta na to. Dagdag talaga sa problema yun guys, kasi syempre pag no, pumupunta ka na dun sa auntie mo, parang iniisip mo pa rin dun, baka dito, baka mapariloko ko dito, ganyan. Pero pagpunta ko sa auntie mo, hindi ko na iniisip yun kasi gusto niya ligtas na kami, ganyan. Huwag mo isipin yun, bago naman kayo dito, walang insecurities dito naman. Naiintindihan, no? Wala kayo naiintindihan. O, ganyan. At ayun, pag uwi ko, lagi nakalock yung gate, lagi nakalock yung pintuan, yung motor, lock din yung motor. Kaya, ayun, sa mga taong hindi pinoprotektahan ng sarili nila, sa protektahan nyo po ang sarili ninyo, dahil isa lang po ang binigay ng Diyos sa atin. Yan lang ang isang buhay na binigay ng Diyos sa atin. Sa atin naman, protektahan nyo yan at alagaan yung sarili nyo. Sa ngayon, masasabi nyo pa yan, pero pag sa ngayon, masasabi nyo pang, hindi mahal ang buhay ko, wala nagmamahal sa akin. Sobrang marami nagmamahal sa inyo guys, hindi nyo lang alam, hindi nyo lang nararamdaman yun. Kaya, yun lang ang maisishare ko sa inyo ngayon, at sana naman kinabahan din kayo sa story ko. At sana naman natuwa rin kayo sa mga jokes ko. Alin bang jokes doon? At ayun, syempre hindi ko kakalimutan mag-shoutout. At ayun, no, mag-shoutout muna tayo. Gago! Ayun. Ano ba yung dito? Ito na yung shoutout natin. Una sa lahat, shoutout kay Nax Neri Estupa, at shoutout kay Vanniver Bush Agustin, shoutout din kay Norhamin Nasan, kay Brian Candido, kay MJ Tromata, at shoutout kay Lorimi Tintang Lavaro, at kay Holly Meller na ex ko, shoutout pala sa inyo, at sa pinsan ko na si Ray Ann Ortalia, at pinsan ko si Shaira Tantuan, Nico Tantuan, magkapatid tong dalawa, pinsan ko yan, at ano, kay Christopher Ortalia, kapinsan ko rin, at daming pinsan ko rito. Pinsan ko, shoutout din sa pinsan ko na si Kuya Ayan, Kuya Jerome, Kuya Jerome Jun. Yung tatlo na yan, pinsan ko yan. At sa kaibigan ko na si Jaya Flores, shoutout po sa iyo. At kay Marinel Gaganaw Cruz. Ang dami nun na. Shoutout po sa iyo. At ayun, no, dito na nagtatapos ang vlog natin kasi 9 minutes na. Ang haba-haban, no. At ayun, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa YouTube channel ko, at ring niyo na rin ang bell para lagi kayong update sa mga bagong post ko ng mga videos. At yun lang guys, maraming salamat sa lahat ng nanonood ngayon, at shoutout sa inyo sa lahat ng nanonood ngayon, at sa lahat ng natuwa ng video at kinabahan sa share ko ngayon. At yun lang, maraming salamat guys, at sana naman matuwa kayo.